May nabistong modus ang MBI sa labas lang ng National Kidney and Transplant Institute sa Quezon City. Ito yung mga illegal na nagbebenta ng gamot pang dialysis na libre lang ibinibigay ng mga politiko para sa mga nangangailangan. Nasa frontline ng balitang yan, si Marlene Alcaide. Walang tatakbo! Isa-isang pinagdadampot ng mga tauhan ng NBI ang pitong babaeng ito sa tapat ng National Kidney and Transplant Institute sa Quezon City. Na-recover sa kanila ang mga bote at kahong-kahong mga gamot pang dialysis na ibinebenta nila sa tapat ng NKTI. Ang gamot na Epotin Alpha, mahigit 500 piso raw ang presyuhan sa pharmacy. Ibinebenta lang daw nila doon sa halagang 370 hanggang 400 pesos. Pero ang mga gamot na ito, libre lang na ibinibigay sa mga indigent o yung mga lubos na nangangailangan sa pamamagitan ng guarantee letter. Pero imbes na mapakinabangan ng iba, napagkakaitan pa ng ilang grupo. Kung itong mga tao na to, dahil masipag umikot sa mga ating mga congressmen at nakakakuha sila ng ganitong karaming gamot, so, ibig sabihin, the more na makakuha sila, the lesser chance ng mga may sakit na mga indigents na maka-avail ng libre. So, nangyayari, kinukuha ng grupo na to, ibinebenta ngayon na sana sa mga patient na hindi na dapat magbabayad. Ito na ang pangalawang beses na nakabili ng gamot sa kanila ang NBI. Una sila nakapagsagawa ng test buy noong nakaraang linggo bago ang pinakahuling buy bust operation. Aminado naman ang mga nahuli na hindi sila otorisadong magbenta ng mga gamot. Ang ginagawa po namin is binibili po namin ng murang halaga. Pagkatapos po yung mga wala pong mga gamot na pasyente is binibigay din namin sa murang halaga kaysa sa pharmacy price. Nagawa na po namin yan dahil doon sa lockdown po nga wala po kaming manuhan na trabaho po. Wag lang po na nabigyan na po sana kami ng isang pagkakataon lang po ma'am. Pero itinanggi nilang sila ang gumagawa ng guarantee letter para makahingi sa mga politiko. Isa sa ilalim na sila sa INCUS proceedings at mahaharap sa kasong paglabag sa FDA Act of 2009 at Philippine Pharmacy Act o hindi otorisadong pagbibenta ng prescription drugs. Nagbabalita mula sa Frontline, Marlene Alcaide, News 5.